video. Okay, ako na. Medyo lumalakas nga yung kanyang bubbles. Okay, medyo lumalakas yung kanyang bubbles. So, isang follower na naman natin, mga bossing, ang nag-message at nagtatanong. Bumubula daw or nagkakaroon ng bubbles doon sa kanyang radiator. Kasi pag tinanggal niya daw yung radiator cap, nakikita niya parang may nag-perform na bubbles. Papanoorin natin yung video. Ayan. Okay. Nakita niyo sa medyo bandang dulong part ng video. Medyo lumalakas nga yung kanyang bubbles. Okay, medyo lumalakas yung kanyang bubbles. Actually mga boss, yung ganyang klase ng bubbles, indication na merong siguro medyo may konting tama na yung cylinder head gasket mo. Pero yung bubbles kasi minsan mga bossing, nakaka-deceive, nakakadaya. Bakit? Ganito yan mga bossing. Kung mapapansin nyo, hindi kasi pinakita rito sa video yung kanyang buong radiator. Okay. Sa radiator, di ba, pa ganyan pahaba. Sa top view, pa ganyan siya. Tapos yung hose, nakatusok na pa ganun. Ito, papakita ko na sa inyo sa picture. Ayan. Makikita nyo dyan sa picture, ito yung radiator. Tapos merong hose dito. Okay. So yung flow ng tubig, based on science, okay, based on science, syempre, kahit na walang hangin dun sa system mo based on science, sa flow ng tubig niya, tumatama kasi siya, di ba, yung flow ng tubig pag ganun. Pag tama niya dun sa radiator, hindi naman siya, ay pagpasok niya sa radiator, hindi naman yung kusang liliko eh. Hindi yan kusang liliko, tatama siya dun sa wall. Ito sa wall na to, nung radiator, okay? So, yung pagtama ng tubig na ganun sa wall, nagkukos yung mga bossing ng bubbles. Bakit? Magkukos ng bubbles. May papakita ko sa inyong video. Sample video lang yan, mga bossing, nung tubig sa isang tub or sa isang timba, kawin nyo, wala naman kayong compression na ginagawa kagaya sa makina, pero nagkukos siya ng bubbles. Bakit? Kasi yung paggalaw ng tubig, nagkukos ng bubbles. Yung kasi may hangin sa paligid. Dito sa video na to, makikita ninyo, hindi puno. Ano, makikita nyo, hindi puno ng coolant yung kanyang radiator. Halata naman eh. Okay. Masasabi ba natin na hindi puno yung radiator? Actually mga bossing, puno siya. Puno siya based sa science. Bakit? Nakikita natin, mukha siyang hindi puno ng coolant. Hindi siya puno ng liquid. Pero, ano yung kasama niya sa loob? Gas. Merong hangin. Based sa science, hindi man natin nakikita, merong hangin. Ang hangin nasa paligid natin. Nararamdaman natin, di ba? Sa radiator, ganun din. Mukha bang hindi puno ng coolant yung radiator, pero may kasama siyang hangin. So, ang mangyayari, paglabas nga ng rumaragas ang coolant, syempre malakas yung pump eh. Ang tanong kasi niya rito, wala daw kasing thermostat yung kanyang makina. Tapos, ang lakas ng syempre malakas yung kanyang water pump, di ba? So, yung flow ng tubig, yun yung nagkakos mga bossing ng pagbula. Yung paglabas ng tubig galing sa radiator hose, tatama sa wall ngayon ng radiator, magkakos talaga ng bula yun. Okay, magkakos yun ng bula, lalong-lalo pag nire-rev nyo. Siyempre, mas malakas yung ikot ng water pump, mas malakas yung flow ng tubig, ragasa. Ragasa. Isang very explanation na lang dyan, yung waterfalls. Waterfalls na nalalaglag sa ilog. Makikita nyo yung paglaglag niya sa ilog, hindi lang naman siya basta ordinary yung tubig na nalalaglag. Makikita nyo tubig siya, pero bakit parang may mga bula? Bakit parang may mga bubbles? May sabon ba? Wala. Tubig pa rin yun, mga bossing. The reaction lang kasi. Nature ng tubig yun na pag tumama siya sa isang bagay, nagkakaroon siya ng kahit bubbles formation. Ngayon, masasabi ko ba na hindi head gasket issue ito? Actually, hindi pa rin. Hindi ko masabing oo, hindi ko rin masabing hindi kasi nga hindi ko naman personally na na-inspect. Ang pinaka masasabi ko lang dito, during cold start, lagi ko sinasabi sa kanila, during cold start, kailangan puno. Ito kasi medyo deceiving, hindi niya kasi pinuno. Hindi niya kasi pinuno yung radiator. Punuin niyo yung radiator ng coolant. As in, hanggang dyan sa lip. Hanggang dyan sa lip. Tapos, cold start, start niyo. As in, cold start, start niyo. Pag bumulwak yung tubig, na parang fountain, head gasket na nga yan.
Panoorin niyo yung video na ipapakita ko sa inyo. Yan. Ganyan yung itsura mga bossing kapag head gasket na nakita nyo gano'ng kataas yung fountain. Ang taas. Diba? Yan yung indication ng head gasket issue. Malakas kasi ang compression sa loob ng makina. Para siyang sumasabog sa loob eh. So yung pagsabog na yun, pag may tama yung inyong cylinder head gasket, syempre mag-e-effect din yun sa ating radiator, sa ating coolant. So mataas din talaga yung itatalsik niya. Ngayon, paano daw kung mayroong thermostat? Thermostat, natural mabablock niya. Tama, tama. Mabablock naman niya talaga. So yun nga yung medyo deceiving eh, di ba? Minsan yun yung mga, yun yung minsan paano, paano pagkaganto, paano pag may ganyan. Yun yung minsan nakaka-deceive. Situational kumbaga. So kapag ka hindi nag-fountain, iisipin mo hindi to head gasket, eh meron nga palang ano, thermostat. May thermostat, eh naka-close yun eh. Naka-close, di ba? So hindi pa rin magpa-fountain. So ang usually, ang lagi naming sinasabi sa ganyan, ganito ang lagi inyong tatandaan mga bossing. Una, kapag naghalo yung langis at tubig. Alam nyo naman na siguro yung itsura ng halong langis at tubig, para siyang sebo o para siyang kape na 3-in-1, ganun. Yun ang unang yung i-observe. Next, ninyong i-observe mga bossing, nagbabawas na ba kayo ng coolant? Nagbabawas na ba kayo ng coolant? Halimbawa, ang tinakbo nyo, 4 kilometers lang. Ang ikli lang nun, pero nagsalin kayo ng isang basong coolant. Pero observe nyo rin ha, observe nyo pa rin mga bossing. Observe nyo kung mamaya naman may leak. Mamaya naman may leak. Marami kayong i-observe, lalo na sa mga mas bagong sasakyan ngayon. Kasi dito, makina, radiator hose papuntang water outlet papuntang radiator, napakakunti lang nang i-inspect nyo. Sa mga makabagong makina hindi, pati throttle body may nakakabit na ano, may nakakabit na tubo na dumadaan yung kulat doon, pinalalamig yung throttle body niyo, pati yun i-inspect nyo kung may tubig. Okay, may tumutulong tubig sa mga hose, sa mga clamps yan. Basta konting, kahit konting leak yan mga bossing, in longer run, sa mas mahabang biyahe, mabilis mawawala yan. Ngayon, kapag wala kahit konting leak, tapos nagbabawas kayo kahit na napakaikling biyahe lang, ilang kilometrong biyahe lang, nagbabawas na kayo ng isang basong tubig, indication ngayon na meron maliit na tama yung cylinder head gasket ninyo. So, ano dapat gawin? Siyempre, kung pagbabasihan natin is yung normal na dapat gawin, dapat nyo na talagang magpa-overhaul. Magpabukas ng makina kasi cylinder head gasket nga yan. Pero meron ako ituturo sa inyo na pwede nyo pang gawin. Meron tayong tinatawag na retort. Yung cylinder head, may mga bolts yan. Bolts, okay. Yung iba, 8, yung iba, 10. Depende kung gano'ng karami, kahaba yung makina, gano'ng kalaki. Mas malaking makina, mas maraming cylinder head bolts, okay. So, try nyo i-retort. Retort, ang ibig sabihin nun, sisikipan yung mga bolts. Pero ginagamitan niya ng torque wrench. Hindi yan basta kukuha ka lang ng liabe, kukuha ka lang ng power handle o ng breaker bar, tapos socket wrench, sisikipan mo na. Hindi ganun. Kailangan nyo ng torque wrench. Okay? Tamang higpit pa rin yan. Pag na-retorque nyo na, o kahit pumunta kayo sa mekaniko, sir, pa-retorque lang po no cylinder head. Alam naman na siguro nila kung ilan yung tamang foot-pounds ng makina. Re-retorque lang nila yan. Tapos pag nag-retorque na kayo, observe nyo ulit kung nagbabawas pa rin ba talaga ng langis ng coolant kahit walang leak. Pag hindi na nagbawas, swerte nyo na nakuha sa retorque. Okay? Pero kapag ka nagbawas pa rin, wala na kayong choice, kailangan nyo na magpabukas ng makina. Okay? So, binibigyan ko kayo ng mga options. Binibigyan ko rin kayo ng mga dapat nyo munang i-observe. Yung bubbles na yan, pwede nating sabihing normal. Pwede rin nating sabihing hindi na yan normal. Kaya nga, binibigyan ko kayo ng mga bagay na kailangan ninyong i-observe. Okay? Observe nyo kung naghahalo yung langis tsaka tubig, magkukulay 3-in-1 coffee yung inyong coolant, ganon. O kaya naman, observe nyo kung nagbabawas ka ba ng coolant kahit napakaikli lang ng biyahe mo. Isang basong coolant ang mawala sa iyong radiator sa napakaikling biyahe tas wala kang leak. Aba, magtaka ka na. Puntahan mo yung tambucho mo, check mo, nag-uusok ka ng puti. Manipis na puti or makapal na puti, mag-uusok ka ng puti basta nagsusunog ka na ng coolant. Okay? Sana ngayong araw na ito mga boss, meron tayong natutunan sa video natin ngayon. And kita-kita po tayo next video.